Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyan palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Sinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay na aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito ay ating pinagdiriwang ang 30th taon ng dedikasyon ng simbahang ito. No? May nagtatanong tuloy, ano po ba yung dedication? Bakit ipinagdiriwang pa ang dedication? No? Magandang pagnilayan natin yung tanong na yan sapagkat marami nga sa ating mga Katoliko hindi ito nauunawaan. At ako ngayon nagulat dahil ngayon ko lang nalaman na 30 years pa lang pala kayong dedicated ang inyong simbahan. Kasi normally, kapag ang simbahan ay bago talaga maging official yung pagsamba, kinakailangan itinatalaga yung simbahan. Nakasaksi na ho ba kayo ng dedication ng parokya? Ito yung pinakasolemne. Napakasolemn. Kadalasan ito'y ginagawa ng takip silim. Kundi man gabi, madilim, sarado ang simbahan, kakatok yung pari, bubuksan yung pintuan, yung tatayo talaga ang balahibo mo. Very touching. Tapos yung altar table, i-anoint, no? Talagang pinupunasan ng sacred oil ng obispo. Talagang napaka-solemne. Tapos i-consecrate lahat ng mga poste ng simbahan. Napakaganda, no? Yun ang kapag merong dedication ng isang parokya, talagang hindi pwedeng hindi ako pupunta. Kasi talagang damandama mo na pumapanaog ang mga anghel. Mararamdaman mo talaga na God is here, na the Lord is here. This is the house of God. No, yun talagang mararamdaman mo yun. No? So mahalaga po yun at parang siguro ay dahil na rin sa kabalahan, siguro nakalimutan dito sa parokyang ito. Kasi only last June 2, yung dati kong parokya sa Holy Rosary, we celebrated our 150th year of dedication. 150th, tapos dito, what? 30 years? Nakalimutan. Okay. So itong parokyang ito ay 305 years na. 305 years na.
And yet, 30 years pa lang na-dedicate ang simbahan. No? So, yun. Ibang salita, ano bang another word for dedication is consecration. You consecrate. Sa Tagalog, itinatalaga mo. Itinatalaga mo ang isang lugar, isang templo bilang templo ng Diyos, bilang tahanan ng Diyos, bilang tahanan ng sambahan. Talagang pinababanal mo ang lugar na iyan, no? At napakahalaga noon. At hindi lahat ay itinatalaga. Like yung mga chapel, hindi naman yan dinededicate, hindi naman yan kinoconsecrate. Bine-bless lang. Diba? Bine-bless. Iba kasi yung blessing eh. Iba naman yung dedication. Napakaiba nun. Okay? Napakaiba. Kaya nga po, ito yung tinatawag nating sanctuaryo, kung saan ang pinakasentro nito ay ang altar table na sumisimbolo kay Kristo. No? Pag sinabing altar from the word rock, no? Altar means rock. At sino ang bato? Si Kristo. No? Kaya ang pinakabanal na lugar dito ay ang sanctuaryo at ang sentro ay ang altar table. Kanino ba tayo nagbabaw or genuflect? Sa altar table. Hindi nga sa tabernakulo eh. Tayo ay nag-genuflect sa altar table. Dahil ito ang simbolo ni Kristo. Yan ang banal, no? Sumisimbolo kay Kristo. Okay? Kaya bawat sulok ng simbahang ito, matapos na ito'y italaga, ay banal. No? Banal. Kaya nga sa oras ng isang simbahan ay na-desecrate. Kasi may mga lugar na nababalitaan natin, di ba? May mga lugar na may mga anti-Christian, sinusunog, binababoy, no? Merong mga lugar na ang simbahan ay nakukuha ng ibang relihiyon. At sa oras na inabawi ng Catholic Church, kinakailangan ito'y i-dedicate mo ulit. You need to consecrate the church again to the Lord, no? Dahil kailangan pabanalin mo ulit ang lugar na iyon. So, ayan. O, naintindihan na natin bakit may dedication. At ito'y pinag-uutos ng simbahan na dapat ipinagdiriwang ng mataas. Pinag-uutos talaga ito na ito'y dapat ay pinagdiriwang taon-taon. Na dapat ang taas ng pagpapahalaga at pagdiriwang dito ay kapantay ng fiesta ng santo. Dahil ito yung birthday, ito talaga yung official birthday. Ito yung official, ito yung tinuturing na official birth ng simbahan. Hindi ng parokya ha, ng simbahan. Kasi ang parokya 306 years na eh. Pero ang parokya, ang dedication ay 30 years. So mula ngayon, Kuya Edwin at mga PPC, every year, dapat ito ay binibigyan natin ng pagpapahalaga. Mataas na pagdiriwang. Hindi naman kinakailangan gagastusan mo ng malaki. Kaya lang ay maramdaman ng mga parishioner na ang araw na ito ay itinalaga ang simbahang ito. Ito kasi ay sumisimbolo sa sambayanan. Sa natitipong sambayanan. Okay? So ngayon, pag nilayan natin ang aral ng Ebanghelyo, no? Alam niyo mga kapatid, pag nababanggit ang templo, may tatlong pakahulugan ito sa atin. Unang-una, ang templo na tinutukoy sa Ebanghelyo ay walang iba kundi si Kristo. Sabi nga ni Jesus, gibayin niyo ang templong ito. At sa ikatlong araw, muli kong itatayo. Of course, he was not talking about the temple in Jerusalem. Hindi naman niya kayang gawin yon. Sabi nga ng mga pariseyo, ano? 46 years ginawa ito, tatayo mo lang ng 3 days? Of course, ang tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang katawan. Sapagkat siya mamamatay at muling mabubuhay. So yun yung, on the third day, he will rise again. Yun yung ibig niya sabihin. Gibayin niyo ang templong ito at sikatlong araw, muli kong itatayo. Ang ikatlong kapakahulugan natin sa templo ay ang bayan ng Diyos, no? Sabi nga kanina sa ikalawang pagbasa, kayo ang simbahan.
at kayo ang mga buhay na bato na bumubuo ng templong ito, no? We are the temple. Sabi nga ng Panginoon, kung saan may dalawa o higit na natitipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa kanilang gitna. So tayo yun. Tayo ang templo. Tayo ang buhay na templo ng Diyos. Okay? Kaya nga, tuwing ating gumagawa tayo ng ikasisira ng ating simbahan, the people of God, let's say nagsisiraan tayo, we create disunity, sinisira natin ang templo ng Diyos, no? At pangatlong kahulugan ng templo ay walang iba kundi ang ating katawan. Maaaring magtatanong tayo, paano naging templo ng Diyos ang aking katawan? Tandaan natin mga kapatid, nung tayo'y binyagan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. At mula noon, ang ating katawan ay naging templo na ng Espiritu Santo, naging banal dahil sa binyag. Tapos kinumpalin pa tayo. Mas lalong pinagtiba yung consecration, ano? Kung paanong kine-consecrate or dine-dedicate ang simbahang ito, ang ating katawan din ay we dedicated our body. We consecrated our body during baptism and confirmation. Kaya ang ating katawan ay banal. At tandaan natin mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbigay ng Espiritu Santo, hindi niya ito binabawi. Kahit na tayo nagkakasala, the Holy Spirit is still in us. Mawawala lamang Holy Spirit sa ating katawan pag ikaw mismo ang nagtakwil. Pag tinakwil mo ang Holy Spirit, doon lamang mawawala. Pero ang ating katawan ay banal dahil sa Holy Spirit. Kaya nga, anuman ang gawin natin sa ating katawan, na makasasama ng ating katawan, like pag-abuso, pagpapabaya, pagbastos sa katawan natin, gayon din sa katawan ng ibang tao, kasi hindi lang naman yung katawan mo ang banal, ang katawan ng bawat isa ay banal, ito'y kasalanan laban sa Holy Spirit. No? Kaya nga mga kapatid, yung self-gratification, like masturbation, or premarital sex, sex outside marriage, or adultery, ito ay desecration of your body, which is the temple of the Holy Spirit. No? Kaya yung mga ganong gawain ay kasalanan laban sa Holy Spirit. No? So naintindihan natin. No? Sa ngayon ay, pag sinabing templo, ito yung naunawaan natin sa tatlong antas. Si Kristo ang unang-unang templo. Sabi nga ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama, sapagkat ako at ang Ama ay isa. Ang pangalawang templo ay walang iba kundi tayo, ang bayan ng Diyos. Kayo ang mga buhay na bato na bumubuo ng templong ito. No? At pangatlong templo, walang iba kundi ang ating katawan na pinanahanan ng banal na Espiritu sa binyag at sa kumpil at tuwing tayo tumatanggap ng banal na Eukaristiya, ay talagang para tayong buhay na tabernakulo, pwede nga tayong lumuhod sa harap ng isa't isa bilang pagkilala natin na si Kristo ay suma sa Kanya o suma sa atin.